makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. So, bago po ang lahat, ay nais ko lang po na umawit, maghandog ng isang papuri at pasasalamat. At gusto ko lang pong i-share yung aking talento, kumbaga. Yung talentong pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Kung sa mga awitin po natin ngayon, karamihan po sa ating mga nanay, tatay, na pag-iiwanan. Oras naman po siguro ngayon para sila naman po ang pag-iwanan natin. Manumbalik po tayo ng, bumalik po tayo sa nakaraang mga kanta natin. So, kung alam niyo po yung kanta, and I'm sure alam niyo po to, pwede niyo po akong sabayan. Ina, mahal kita, sinasamba kita sa aking buhay. So, yun. Ready na po ba tayo ngayong umaga? Amen. So, samahan niyo po akong magbukas ng Bible sa Unang Pedro. 1 Peter chapter 4, verse 10. Sabi niya po doon,
Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, sumaglit po tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, at dalangin po namin, O God, na sa aming pag-aaralan ngayon, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa, Panginoon, at kaisipan, Panginoon, upang mas lalo po naming maintindihan, Panginoon, at maranasan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa mga salitang ito, Panginoon, na aming maririnig. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang pumagitna, Panginoon, at manguna ka, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, ngayong umaga, pag-aaralan po natin ay yung mga kaloob o mga regalo sa atin ng Panginoon. Kung ito po ba ay katulad nga po ng sinasabi sa kanyang mga salita ay nagiging kapakinabangan o nagagamit ba natin yung mga hidden talents natin. Kung ikaw man po ay magaling kumanta, magaling sumulat ng kanta, or magaling na magsalita, or magaling ka sa kahit na anong aspeto, sales talk, lahat yan regalo ng Panginoon sa atin. So bilang isang Kristiyano at tumanggap sa Panginoon, meron po tayong part sa kanyang kaharian. So yung mga kaloob ba na yun na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, eh nagagamit ba natin? Amen po ba yun? Nagagamit po ba natin yun? Yung mga talents na yun? So, ngayon po ang pag-aaralin natin ay yung kung paano po tayo hinuhubog ng Panginoon sa ating paglilingkod. Yung molded to serve. Yung tayo po, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ginagamit natin ang ating mga talento, ginagamit natin yung mga pinagkatiwala sa ating mga talento ng Panginoon, ay tayo po ay hinuhubog pala ng Panginoon. Yung nire-ready niya tayo sa isa pang hakbang sa ating pananampalataya. Na hindi pa pala tapos yung ginawa ng Panginoon sa akin. Hindi lang pala ito yung kaya kong maiambag. Paano ba tayo gagalaw bilang isang katawan ni Kristo sa lugar na ito? Kasi kung mapapansin po natin, in our past lives, tayo po ay naglilingkod or we are serving to be saved. Dati yon. Pero ngayon na alam natin kung sino yung sinasampalataya na natin, baliktad na po. We are saved, kaya po tayo naglilingkod. Kung dati, nagpapakahirap tayo dahil alam natin na sa ganitong paraan, doon po tayo maliligtas. Pero ngayon, dahil sa tinanggap natin yung grasya ng Panginoon, kayang-kaya natin gawin kahit na anong bagay. Kasi para yan sa Panginoon lahat. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng meron tayo, ay para sa Panginoon. Kaya nga, wala tayong ari-arian dito sa lupa eh. Lahat yan para sa Panginoon eh. Lahat yan gagamitin ng Panginoon para mapaglingkuran natin siya. Hindi lang
para yan sa ikasasaya or ikagaganda ng buhay natin, kundi para din yan sa mas ikagaganda pa ng katawan ni Kristo. Yung pagkakaisa natin, makikita. Kung lahat po tayo ay willing to serve our God. And bilang isang anak ng Panginoon, ito pong paglilingkod ay dapat napaka-basic sa atin. Para lang yung prayer, reading the Bible, at yung ikatlo, serving God. Dapat napaka-basic sa atin yan bilang anak ng Diyos. Kasi po kung minsan, marami pong Kristiyano, tinatago yung mga hidden talents nila, lalo pa nilang tinatago. Yung magaling pala siyang kumanta. Noon nga, akala ko, tatahi-tahimik lang si Ate Jera, pero magaling palang kumanta eh. Dati nga, akala ko, nandyan lang siya sa may gilid, kinakausap namin, pero hindi ko alam, kumakanta pala siya. Magaling pala siyang kumanta. Na i-reveal yung mga hidden talents natin. Pero meron sa atin, sigurado, someone is playing safe, kumbaga. Yung, ay, nahihiya ako. Kaya na lang muna, tsaka na lang ako. Oh, yung mga ganun, yung ginagamit pang excuse yung edad. Yung matanda na ako, hindi ko na kaya yan. Hindi ko na kayang gumiling-giling-giling dyan. Diba? Yung dapat sa atin bilang mga anak ng Diyos, hindi ginagamit yung edad. Dahil sa mata ng Panginoon, tayo po ay pantay-pantay. So, yung edad po natin, sa mata ng Panginoon, napakabata pa po natin. Tayo po ay mga, kumbaga, 19 years old pa lang. Kahit na mukha na po tayong 60, pero sa mata ng Panginoon, young looking ka. Di ba? So why not yung mga talento natin, paggamit natin? Kasi kung minsan, yun nga, nagiging excuse, edad. Bata pa ako, hindi ko pa ano yan, hindi pa ako pwede dyan. Pagka mga teenagers naman, nahihiya ako. Pagka mga medyo mga old, ayokong sabihing oldies eh. Mga medyo ahead, yan. Mga kuyas ates, yan na lang. Eh, ginagamit, excuse, matanda na ako, hindi ko na kaya yan. Pero sa paglilingkod, hindi po pinag-uusapan ng edad. Amen po ba? Kahit bata ka, kahit matanda ka, kung gusto ng Panginoon na maglingkod ka, maglilingkod ka. Dahil dun at dun kanya ipupunta. Wala kang takas, kapatid. Kung kagustuhan ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya, gagamitin niya tayo. Sa paraan na alam niya na kaya natin. Hindi kanya ipupush kung hindi alam ng Panginoon na hindi mo kaya. So bilang mga anak ng Diyos, once na pinupush ka sa limit mo ng Panginoon, pumunta ka na. Gawin mo na. Huwag po tayo nag-playing safe. At kadalasan po, ito rin po yung isang kinatatakutan ng mga mananampalataya. Dahil alam po nila yung mga lumilitaw na mga problema sa paglilingkod. Pero bilang isang manggagawa at bilang isang anak ng Diyos, kung alam mo na may problema sa paglilingkod, alam mo din dapat na may Diyos sa paglilingkod. Meron kang napakalaking Diyos sa paglilingkod.
kung ano man yung problema na kakaharapin mo, in the season na ikaw ay naglilingkod, you are serving God. Yun ang lagi mong tatandaan. You are serving God. So kahit na anong masalubong mong problema sa paglilingkod, sa Diyos natin pagkatiwala. Dahil ang Diyos natin ay hindi mananahimik. Hindi siya mananahimik. Laging gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos natin para matugunan ang mga problemang yan. Dahil unang-una sa lahat, ang problema ay parang exercise natin yan. Parang exercise natin sa umaga. Na yung mga problemang yan, ginagawa lang tayong malakas lalo. Sa tulong ng Panginoon. Dahil alam natin kung sino ang meron tayo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, hinuhubog tayo ng Panginoon habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ano man yung mga paraan natin para makapaglingkod sa Panginoon, lahat yan ay appreciated ng Panginoon natin sa langit. So remember, kapatid, na serving God is a privilege. Pribilehiyo to sa bawat isa. Hindi lang kay pastor, hindi lang sa music team, maging po sa ating bawat isa sa atin dito. Sa kaparaanan na alam natin na nakakapaglingkod tayo sa Panginoon, isa po yung malaking pribilehiyo. Dahil ito po ay parang pinaglilingkuran na din natin ang ating great master, ang ating ama sa langit. Dahil ito po ang layunin at kagustuhan ng Panginoon sa atin. So isa tong pribilehiyo sa atin, para kang binigyan ng isang blank check na sinasabi nga ni Bishop, pag binigyan ka ng blank check, anong ilalagay mo? Diba? Parang ganun din po sa paglilingkod. Binibigyan ka ng Panginoon ng isang malaking pribilehiyo para makapaglingkod sa pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. And sabi niya po sa Hebrews 12:28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. So dito po pinapakita na binigyan tayo o tumanggap tayo ng isang napakalaking bagay na mas malaki pa sa ating mga sarili. So, in return, sa lahat ng ginawa niya sa atin buhay, kailangan po maibalik natin yun. So, ibig sabihin, ito po yung paraan or yung paglilingkod natin ay isang paraan para maibalik po natin lahat ng kabutihan niya sa ating buhay. Unang-una, honor God with your gifts and talents. So why not, kung magaling ka sumayaw, pero edad mo 45, 50, why not ikaw pang manguna na sumayaw? Bumuo kayo ng team dito sa loob ng church. Ano bang magandang tawag sa mga ano? Sa mga 50s and above, mga ganun na dancer. Titos of San Raimundo?
Pwede. Titus of San Raimundo. Magaling kang kumanta. Why not? Pagamit mo. Ako po ay nabli-bless. Ayun, si Tita Angie pala. Magaling palang kumanta yan. Naalala ko. Dati, naging special number pa siya dito. Why not next week? Amen. Talaga naman. Mukhang sabi ni Tita Angie, napasubo yata ako ha. Pero ako po yung nabli-bless sa buhay po ng aking mother-in-law na although siyempre busy din po siya sa trabaho araw-araw, business nila, and asikaso sa bahay. Pero sa kabila ng yun, lahat ng yun, nakakapaglingkod pa rin siya. Hindi po ako magugulat kung someday maging inspirasyon po siya sa ibang mga nanay natin. Ayun, katulad po ni Mama. Dati po nagba-back up po yan dito. Ngayon, di ko na po ganon nakikita. Wala yatang ganang mag-practice. Opo, si Bishop na lang po kinakantahan niya sa kwarto pagkagabi. Pinapatulog niya po. So, dati yung mga nanay natin, why not? Gawin po natin ulit yon. Paggamit po natin yung ating mga talento. Kung magaling kang sumayaw, kumanta, di lang naman po sa music eh. Kung magaling kang magwalis-walis, or kung magaling kang magkumpuni ng kung ano-ano, paggamit natin. Ako po ay pinagpala ng kamay na makalikot sa mga gamit. At praise God, ngayon po nagagamit ko po siya dahil kung ano-ano pong binubuting-ting ko dito. Pagdating ng practice or ng bago practice, pag may mga gamit na sira, nakukumpuni ko. So, sa ganung paraan, alam ko na napaglilingkuran ko yung Panginoon. Kung magaling po tayo sa mga pagkumpuni or may mga talent tayo sa mga business, why not magkaroon tayo ng business dito sa church na makakatulong sa ano no? Na sa gawain ng Panginoon. Oo, yung mga corporation na pwedeng makatulong sa church, church building, mga ganun. So lahat yan, regalo ng Panginoon sa atin. Ang tanong, napaparangalan ba natin ang Panginoon sa mga regalong yan? So kailangan po, nagagamit natin lahat yan. Parang naalala ko po yung isang kwento sa Bible na pinagkalooban ng isang master yung mga tauhan niya ng mga gifts. And yung isa po ay tinago niya lang. And pagbalik po nung master nila, sinabi niya na dahil hindi mo ginamit o hindi mo napalago yung gifts na yan, babawiin ko. Huwag po natin antayin na yung mga regalong yan ng Panginoon ay mawala sa atin. Meron po akong narinig na patotoo sa Korea na isa po siya dating magaling sa instrumento, kahit na anong instrumento. Alam niya po. Pero nung ito po ay kanyang binitawan na or umalis siya sa banda in short, past years or years pass by, yung mga talento niya po ay hindi niya na po nagagawa. Kahit na gusto niya nang maglingkod ulit dahil tinago niya po ulit. Tinago niya yung mga talentong yun at pinagkait niya. Kasi po siya po ay naligaw ng landas.
So wag po natin hayaan na yung mga talentong yan ay itago lang natin. Kailangan sa mga regalong yan, napaparangalan po natin ang Panginoon. Pangalawa, humbly serve God with our most best. Naglilingkod tayo sa Panginoon, pero hindi kailangang ipagyabang. Dahil unang-una galing sa Panginoon yan. Kay Lord galing yung ginagamit mo ngayon. At the same time, kapag tayo po ay naglilingkod, kailangan po yung the best. Hindi pwede ang pwede, pwede na. Dapat yung the best na para sa Panginoon. Ako po ay na-bless sa buhay po ng ating mga song leaders na bago po ngayon, yung mga generation ngayon, ay patuloy silang nag-e-explore sa kanila pong mga ginagawa. And na-bless po ako dahil pagka-practice po dito, ay hindi na po ako ganong sumasama or hindi na po ako ganong nakikijoin. Nasa labas na po ako, nakikinig lang. And talagang na-bless po ako kasi nag-e-explore sila sa paraang meron na silang sariling identity. Yung nakikita po natin sa harap ngayon ay bunga po ng dahil ginagawa nila yung the best na para sa Panginoon. So, in serving God, kailangan po the best yung ibigay natin. Kahit na tayo ay nag-worship or kahit na tayo ay may mga ginagawa na alam natin ay napaglilingkuran natin ng Panginoon, kailangan yung pwedeng ipagmalaki sa Panginoon na eto Lord, the best to para sa'yo. Para sa'yo lang to. Yung, kumbaga, malulugod ba ang Panginoon sa buhay natin kung ibibigay lang natin yung, Lord, pwede na ba to? Or ikaw mismo, kapatid, gusto mo ba yung tira-tira lang? Yung take out lang, kumbaga, sabi nila, na tira-tira lang sa restaurant? Di ba ayaw natin yung ganun? So bilang mga anak ng Diyos, napakalaki po ng Diyos natin sa langit. Hindi niya deserve yung pwede-pwede lang. Dapat yung the best na para sa Panginoon. At the same time, sa buhay po natin, kadalasan maraming mga humahad lang sa paglilingkod. Kaya nga po kailangan, hindrances must be removed. Ano ba yung pumipigil sa'yo para makapaglingkod? Ano ba yung humahatak sa'yo para hindi ka makadalo ng gawain? Ano ba yung humahatak sa'yo para hindi ka maka-attend ng mga practice, ng mga gawain? Dapat lahat yan alam nating tanggalin sa buhay natin. Dahil ang Panginoon po, ang paglilingkuran natin, kaya kailangan po yung oras natin laging available para sa Kanya. Yung ating mga oras na bakante, bakit hindi natin paggamit para sa Kanya? Open naman po ang church every week, weekdays, every day. So, kung meron po tayong talento sa pagtugtog or sa may mga nakikita tayong pwedeng kumpunuhin sa church or pwedeng gawin,
sa loob ng church, eh, pwede naman po natin gawin. At the same time, kung hindi lang po sa pagtugtog, maging po sa paghayo, talento din po yan, or gifts din po yan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bakit hindi po natin ipagamit lahat yan sa Panginoon? So kailangan or hinihingi ng Panginoon sa atin yung oras natin. Yung ikaw ba ay willing na maglingkod pero may humahad lang sa'yo? Unang-unang hahad lang sa'yo, sigurado ito, hiya. Nahihiya ako. Which is hindi tama sa buhay ng isang Kristiyano. Ilugar natin yung hiya, pero hindi sa paglilingkod. Ang Diyos ang paglilingkuran natin, kaya kailangan ready tayo lagi. Sabi po sa Philippians, "For you have given the privilege of serving Christ, not only by believing in Him, but also by suffering for Him." Ang Diyos po natin, ginawa niya po ang lahat para sa atin. Ano po yung kaya natin gawin para naman maibalik natin ang lahat ng kabutihan na ginawa niya sa ating buhay? Pribilehiyo ang paglilingkod sa Kanya. At the same time, serving God is our process. Proseso para saan? Later on, pag-aaralan po natin yan. Ito po ay isang proseso para sa atin. Proseso para po sa isang kaganapan na ginagamit pala tayo ng Panginoon for something bigger. Sabi niya po sa John chapter 12 verse 26, "Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon ay doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglilingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama." So dito po pinapakita na sa prosesong ginagalawan natin sa paglilingkod natin ay di natin namamalayan na sumusunod tayo sa kagustuhan ng Ama para sa atin. At take note, merong pagpapala sa pagsunod. There is blessing in following Christ Jesus. Blessing in serving. There's blessing in serving. Merong mga nakatagong pagpapala sa paglilingkod sa Diyos. Yung proseso na ating ginagalawan ay hindi lamang paglilingkod para sa Kanya, kundi pinaglilingkuran din po natin ang ating mga kapatid, ang ating mga brothers and sisters, ang bawat isa sa atin. So sa ganong paraan, yung connection natin sa ating mga kapatid ay mas lalong tumitibay. Yung pagpapala ay mas lalong lumalapit sa atin. Kapag ka po mas marami yung nananalangin sa mga problemang ating ginagalawan, eh mas malaki yung pagpapalang lumalabas sa Panginoon. Serving God is a process na kung saan sa process na yun o sa linalakaran natin yun, blessing come.
yung nasasalubong natin sa ating daan, yung pagpapala tuwing tayo naglilingkod. At the same time, blowing the enemy out. Ito po yung mga proseso na kung saan makikita natin sa ating paglilingkod, lumalayo or inaalis ng Panginoon yung mga galaw ng kaaway sa buhay natin. Kung saan hindi na natin nakikita yung galaw ng kaaway sa atin. Meron mang yayanigin ang kaaway sa atin, pero napakaliit lang dahil ang Ama natin sa langit ang nagiging shock absorber natin. Yung kumbaga, sa paglilingkod natin, madalas nagkakaroon ng kasugutan yung mga hinaing natin. Marami po akong naririnig, especially po sa mga ano po nat, sa mga kabataan po natin na bakit nga ba ako titigil sa paglilingkod? Kung alam ko na sa paglilingkod ay merong nangyayaring maganda sa buhay ko. At hindi lamang po sa ating mga kabataan, maging po sa mga kinakausap ko din po na mga tao na meron din po kasi akong mga connection na tawag dito, parang mga disciples din, parang mga ganun po, sa ibang mga lugar na kuminsan nangihina. Yung kuminsan gusto na nilang umayaw sa paglilingkod. Pero sabi ko, kung yan yung proseso mo sa ginagalawan mong problema ngayon, eh mali yung proseso na ginawa mo. Mali yung ginawa mo na parang galaw. Parang sa chess, imbis na mache-checkmate mo na siya, ikaw yung na-checkmate ng kalaban. Parang ganun yung ginawa niya. So kailangan ipagkatiwala mo yan sa Panginoon, sabi ko po. And praise God dahil hindi po siya bumitaw. May kakilala po kasi akong pastor na halos umayaw na rin po. Bagong pastor lang din po na umayaw. Gusto nang umayaw. Parang ganun po. So sabi ko, galaw ng kaaway yan, kaya huwag mo nga hayaan na ikaw ang yanigin. Kundi yung kapangyarihan ng Panginoon ang hingin mo para yan namang gawa ng kaaway ang yanigin niya. So sa atin po bilang anak ng Diyos, pagkatiwala po natin sa Panginoon dahil alam po natin na anumang gawa ng kaaway, ay yayanigin niya. So, hindi lamang po blowing the enemy out, bringing us nearer to God. Ito po ang proseso na, kumbaga, pinaka-final natin, final destination natin ay sa langit. Sa Panginoon, sa piling ng Panginoon. Yung paglilingkod natin ay mas lalo tayong hinahatak sa pagmamahal ng Panginoon. So kailangan tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Come near to God and He will come near to you, sabi po sa James 4:8. So, yung proseso pong ito, ang pinakamahalaga po dito ay yung kung paano po tayo mas mapalapit pa sa Panginoon. Yung sa tuwing tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay patuloy na mas lalo tayong lumalapit ng lumalapit dun sa plano niya para sa buhay natin. At the same time, serving God is our preparation.
preparation sa promotion. Dahil ako po ay naniniwala na kapag tayo po ay naglilingkod, hindi tayo mananatili sa backup singer lang, kundi ipropromote ka ng Panginoon. Ako nga po naging naging music team a member, tapos naging MD. And then, eto na po ako ngayon. Naging pastor na po. So, kailangan sa atin, tanggapin po natin yung paghahanda ng Panginoon sa atin for something bigger pa. Kung diyan ka ginagamit ng Panginoon, sa music ka ginagamit ng Panginoon, explore mo. Preparation mo yan for something big. Kung sa pag-disciple ka ginagamit ng Panginoon, explore mo pa, kapatid. Kung sa mga bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw ay napaglilingkuran natin ng Panginoon, i-explore pa natin. Dahil hinahanda tayo ng Panginoon sa mas malaki pang bagay o mas malaking plano ng Panginoon para sa atin. Sabi po sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siyang nating lakaran. So, inihahanda po tayo ng Panginoon sa mas malaki pang plano na hindi lang para sa atin, kundi mas lalo para sa kanyang kaharian at para sa kanyang pangalan. God will bring something big to our lives. Kuminsan po kasi, meron process or nasa process tayo na papunta na tayo sa promotion na inihanda ng Panginoon para sa atin. Kaya lang, bilang tao, kapag katinignan na po natin yung mga alon ng buhay sa atin, nanlulupaypay tayo at nawawala sa picture. Ang tanong, handa ka ba na saluhin yung malaking pagpapala ng Panginoon kung titigil ka sa takbuhin natin sa buhay? Yung kung titigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. God will bring something big in our lives. Kung titigil tayo, hindi natin matatanggap o hindi natin makikita kung ano yung malaking bagay na yon sa buhay natin. Yung sinasabi natin na breakthrough sa buhay natin, hindi natin mararanasan. So yung preparation ng Panginoon sa atin, kapag ka meron tayong alon na nakita sa buhay natin, unang-unang konsultahin natin ang Panginoon. Kasama po yan sa pag-prepare natin para sa isang malaking promotion sa buhay natin. The same time, God is still doing us great favors. Ginagawan pa rin po tayo ng mga pabor ng Panginoon hanggang ngayon. Kahit na po siya ay nasa langit na. Dahil ito po ay isang, ang paglilingkod po ay isang pribilehiyo sa atin. Serving God is preparation natin para po sa isang napakalaking pabor pa na matatanggap natin mula sa Kanya. And God will promote us even higher. Kung ang Panginoon handa kang i-promote
sa kalalagayan mo ngayon, ikaw ba ka, handa ka bang ma-promote? Kung ang sabi ng Diyos, magiging manager ka ng business or ikaw ang magiging may-ari ng ganitong business, handa ka ba? Ikaw ay magiging song leader. Ikaw ay magiging music director. Ikaw ay mamay-ari ng mga negosyo na magiging kagamitan or magiging paraan para mas mapalago ang gawain sa Ramos. So yung mga promotion na katulad po nun, bilang paghahanda sa isang napakalaki pang bagay sa buhay ng bawat isa, kaya ba nating gawin yon na, kaya ba nating tanggapin? Kasi sabi po, kung mas mataas na yung, or kung mas malaki na yung ating ginagampanan, mas malaki din po ang problema dyan. So bilang isang hamon sa ating lahat, tayo po ay maghanda at patuloy na maglingkod sa Kanya. Patuloy na paglingkuran natin yung napakalaki nating Ama sa langit. Truly, truly, I say to you, whoever lives in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. Ang Ama po natin ay pumunta sa kalangitan upang mas lalo po tayong pagpalain. Mas lalo niyang makapiling ang Ama at tayo po ay mas lalong mapagpala. So patuloy lang po nating paglingkuran ang Panginoon sa buhay natin. Bilang mga anak ng Diyos, patuloy po tayong hinuhubog ng Panginoon sa ating paglilingkod. Sa paghubog sa atin ng Panginoon, magugulat ka na lang kapatid kung sa dulo ng ating yung final product natin ay napakaganda. So bilang isang hamon po sa atin, patuloy lang po tayong magpagamit. Patuloy po nating ipagamit lahat ng talento natin sa Panginoon. Sa oras na ito, nais ko po na tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito na inspirasyon sa bawat isa, saan magpapatuloy kaming magtingkod sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin na ito po ay proseso lamang, Panginoon, para sa isa pang napakalaking kaganapan, Panginoon, sa napakalaking plano mo, Panginoon, para po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na napagbulay-bulayan po namin ng mga mensahe mo sa umagang ito. At Panginoon, patuloy na nagpapasalamat po kami sa mga talentong ito na amin pong natanggap, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na maging kagamit-gamit ang mga talentong ito para po sa inyong karangalan, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na ikaw lamang ang maitaas sa mga talentong ito.